This is Joshua Munzon, and you're watching From the Sideline, D Sports TV, Sports Icon PH, Nash Basketball TV, and Bolaris Lifestyle. Bago ka ba sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat, mga sir. Game. Game. For our first pick, Terra Firma picks Joshua Munzon. Yung si Malonzo kasi with regard sa experience, mas lamang si Sir Joshua, and kita naman natin yung leadership niya nung inhandle niya sila yung mga teammates niya, Troy Reich, Alvin Pasaol, and Santi Santillan. Overall, offensive juggernaut, and then sa interview natin kanina, meron siyang defensive prowess din. So he has a killer mentality. Okay, second pick. Okay. Second pick, Northport from the sideline. With the second pick, Northport, Batang Piera, select no-brainer to, no? Jamie Malonzo of DLSU. Siyempre, ano to, no? Bukod kay Joshua Munzon, sa tingin ko, ano, best available time sa number 2 pick. So, no-brainer. Hindi na talaga pinagsayangan. Wala sa kanila si Z-Stan. So, maganda sana nga combination to na Jamie Malonzo and Z-Stan, no? So, pero kayang-kaya siguro mag-adjust si Greg Slaughter, no? Run and gun. Ayan, tumakbo ni Greg. Sa mga nagsasabing mabagal si Greg, ha? Akala nyo lang yon na mabilis si Greg. The NLEX Road Warriors select Calvin of Tana. Ay. Pinagtagal mo pa, eh. Ito na, interview din natin. Ito, ano masasabi mo? Bakit si Calvin of Tana? He has a star player potential, pero role player mentality. Short and simple. And yun yung mga paborito ni Coach Sheng. Sobrang sipag din. Saka ano bro, no? Dahil ano yan, Gilas Cadet dati yan. Given na yung NLEX, part ng MVP team. So sa tingin ko, talagang hindi pakakawalan nga yan ng ni Coach. Fourth overall pick, TNT Tropang Giga, Sports Icon PH. Okay, for the fourth overall pick, TNT will select Mikey Williams. So nagkaroon nga ng trade itong NLEX, The Quarter, tsaka TNT. So itong si Mikey Williams, maring pumunan or pumalit doon sa pwesto nitong si Bobby Ray Parks. And then 6'2" guard, nahalan tulad yung laro kay Stanley Pringle, mabilis, kaya niyang sumalak sa loob, may tira sa labas. So perfect combination para kay Jason Castro. So ite-trade ko yung pick ng Rain or Shine to Token Tex kapalit ni Kip Montalvo, Glenn Kabunting, 2023 second round pick, 2024 first round pick kapalit ng Pip. Overall pick. Kasi ito, talagang tinatarget to ng TNT. Aggressive forward na kayang sumalaksak, kayang kumuha ng rebound. So, TNT will select Leo Santillan. Tiga lang. Hindi pa na-aprobahan yung pick, yung trade mo. Ano ba? Sorry. Ayaw nga pala. Ako accept. Ayaw nga pala na-approve. Sige. Paul, ako accept. Accept the trade. Oh, Leo Santillan. So, Leo Santillan, DLSU. Mm-hmm. So, yun nga. Minsan, inconsistent kasi laro ni Troy Rosario. So, pwede mo tong maging backup forward kay Troy or backup center dito kay Poy Eram. Alaska Aces. Actually, gusto ko talaga si Santillan . Pero siguro, dahil nakuha na ng tropang Giga, pipiliin ko na lang yung teammate niya sa 3x3. Alvin Pasaol. Sa tingin ko, intriguing prospect si Alvin Pasaol. Nakita naman natin kung paano niya binuhat ang buong UAE team yung panahon niya sa UAAP, and pagdating naman niya sa kuponan ng sa 3x3. Nakita naman natin yung improvement sa lahat ng facet ng laro nito.
mapa-opensa man o depensa. Tapos naipagbanggaan talaga to sa loob. Inside and outside din yung ano nito, ilaruan nito. And sa height nito, medyo undersized siya as, you know, power forward. Pero tingnan natin kung paano yung magiging laro nito sa Alaska Aces. Very intriguing prospect and tingin ko naman magiging successful. And bagay for Alaska Aces. Phoenix from the sideline. Okay, Phoenix Fuel Master Select Larry Muyang of Let Run. Big boys. Actually, ah. Ano, big boys. Ah. Siyempre, Topex Robinson, NCAA. Nasaksihan niya kung paano maglaro itong si Larry Muyang. At isa yan sa mga nagpapahirap sa kanya. Though undersized big man, no? Pero ang dami ko nga naiisip na pwede nga piliin ng Phoenix. Dahil andyan na rin si Big Manuel. Mas marami nga big man pa nandito sa draft kay Larry Muyang. Pero yung talent ni Larry Muyang parang ang hirap palagpasin ng Phoenix. So Larry Muyang, Phoenix Fuel Masters for 7th overall pick. I'm looking at the list kasi. So Terra Firma selects Troy Reich. Teka, okay. Wala ko naman, pipili mo agad siya, no? Si Armisi. Ba't si Troy Reich? Para ano, siyempre, familiarity. Joshua Munzon, Troy Reich, teammates sa 3x3. They have a chemistry already. One big man and a two guard. So, excellent combination na mag-aangat sa Terra Firma and magsasucceed din Terra Firma dito. Before okay, this, so 9th overall pick for Meralco Bolts. So walang duda, makakailangan nila ng sentro. I will select Ben Adamos. So 6'7" sentro yung galawan. So sa ganda kasi na nilalaro nitong si Aaron Black at nanalo nga Outstanding Rookie Award, walang duda na kaya nga na-trade itong si Basir Amir para mabigyan ng marami pang minuto itong si Aaron Black. So ito, tingin ko kukuha ng sentro itong Meralco Bolts na maaaring front court duo nitong si Raymond Almasan or backup center, if ever lang ah. So ito, mas maganda ang magiging complementary ng dalawang sentro na to. So may magiging twin tower na Meralco. Maaaring maging panglaban nila sa Hinebra if ever na magtatapat uli sila kasi ang ganda na serie nila. Overall pick Magnolia, Hotshot Select, James Laput. Alam ko marami nagko-komenta dito sa akin channel. Bakit di pa daw nadadrop si James Laput? Ako naman masayang masaya. Para sa Magnolia, James Laput, bagay na bagay. Nandiyan na si Nakalvin Abueva, Ian Sanggalang. Pa-kompleto, James Laput. Na-interview na rin namin ito sa Last 2 Minutes Podcast. Kung hindi nyo pa napapanood, bisitahin nyo namin channel. Sinabi rin ni James Laput, no? Kung siya pipiliin, gusto niyang maglaro din sa koponan ng Magnolia Hard Chance. So, nice pick. For the 11th pick, Northport, Batang Piera, select. Kaya lang ha. Tawagan ko muna si Coach Pido Harencio. Coach Pido, sino ba ano yun, tipo natin? Bulong mo lang ha. Northport, Batang Piera, select. Frankie Johnson. Bakit si Frankie Johnson? Ano, actually, naghahanap ako ng shooter, no? Na, kasi, marami na rin guardia itong Northport. So, kapanood naman natin to sa 3x3 na bukod sa may tira sa labas, ano to, parang slightly Scotty Thompson na energy guy. So, alam naman natin sa isang team, no? Kapag meron kang isang energy guy, talagang mas ginaganaan kang maglaro, eh. So, Barangay Hinebra Rex, Jeric Amisi. Target na talaga nila yan. Nabanggit ni Coach Tim ko niya, no? Actually, ano yan, nabanggit na ni ano yan, Coach Olsen yan. Mga, kung available pa si Jeric Amisi sa at that time, yun ang pipiliin nila. So, Jeric Amisi. Okay. So, that's end. That first round. Ends our first round. So,